Hi guys, nandito tayo ngayon sa Motor Trade San Jose, Iriga City. At nasa harapan natin ngayon ang bagong Yamaha Miu Aerox 155. Ito yung 2023 color variant. Tara, silipin natin. Ayan guys, dito pa lang sa harapang bahagi ng motor na to, napaka-aggressive niya na. Talagang masasabi kong sporty ang design ng motor na to. Dito sa harapan, and glossy finish itong part na to. At ayan, bagay na bagay siya, kumikinang-kinang siya. Kapag naaarawan siya, parang may mga glitters-glitters siya, mapapansin natin yan. Then dito meron siya ditong maliit na emblem ng Yamaha. Maliit lang siya pero napakagandang tingnan. Then ang ganda din tingnan itong edges na to. Then dito meron nakalagay na Miu Aerox color cyan blue. Tapos meron siyang guhit dito sa baba hanggang dulo. And patulis yung kanyang disenyo. Then isa talaga sa nagpapaangas sa Aerox, itong kanyang DRL o daytime running light. Mas lalo siyang tumapang tingnan dahil sa disenyo nito. Bagay na bagay siya sa design ng kanyang headlight. Then yung kanyang headlight, naka-LED na yan kaya maliwanag siya lalo na sa gabi. Tapos ang ganda din tingnan itong patulis dito sa side na to. And lalo siyang nag-aggressive. Tapos yung texture nito parang carbon fiber siya. Kaya maganda din siyang tingnan. Ganon din dito sa kabila. Ayan o, dito sa harapan patulis-tulis yung kanyang design. Tapos pagdating naman dito sa side yan, mapapansin natin paputol yung kanyang design. Dito glossy blue tapos putol siya. Tapos itong part na to ay matte finish na dito na dark blue. So magkaiba pala sila ng kulay, no? Then of course nandito pa rin yung emblem ng Yamaha. Pero dito mas malaki na yung kanyang emblem. Then dito meron siyang decals na 155. Hindi siya masyado nahahalata kasi parehong blue eh. Ang mahahalata mo lang itong color cyan sa ibaba na stripe yung design. Tapos may nakalagay na liquid cooled, then Yamaha. Then ayun, kapag naka-side view, napaka-sporty niya talagang tingnan, di ba? Tapos dito, meron dito nakalagay na Miu Aerox. Palaki yung Aerox, tapos maliit lang yung Miu. Tapos dito, glossy blue ulit dito. Tapos ayun, pahugis X yung kanyang design dito. Then dito sa part na to, matte finish siya na dark blue. Kakulay siya dito sa side fairings, and matte finish to dark blue. Tapos itong glossy blue naman, kagaya dito sa taas, yan, glossy blue. Then meron siyang decals dito na pahaba, ayan, cyan blue din para bumagay dun sa Miu Aerox sa decals. Tapos dito sa pinakalikod, ayan, meron siya ditong emblem na maliit. Pagdating naman sa kanyang instrument panel, naka fully digital display, hindi na natin mabubuksan yan kasi wala dito yung susi. Dito naman yung mga switches ng high beam and low beam, signal lights at busina. Tapos sa kabila naman yung hazard at ang kanyang push start. Then dito naman sa baba ang kanyang susian, yan. Meron pa siyang shutter lock, tapos dito ang switch ng seat, tapos ng kanyang fuel. Then ayan, meron siya dito yung Yamaha Motorcycle Connect na pwede mo nang i-connect ang cellphone mo. Then dito yung kanyang tangke na 5.5 liters. Tapos yung kanyang upuan, color black yung kanyang upuan with white stitch. Ayan, nakabalot pa yan kasi bagong-bago pa. Protection din yan para hindi siya maalikabukan. Then isa sa nagustuhan ko sa mga Yamaha Miu Aerox, mahaba ang kanyang footboard tapos rubberized kaya hindi siya madulas sa paa. Then pagdating sa kanyang muffler, ayan, maganda din yung design ng kanyang muffler, bagay din sa kanyang forma. Ayan, meron pa siyang malaking heat guard kaya hindi ka talaga mapapaso dito. Anyway, balik tayo dito sa harapan, tingnan natin yung kanyang gulong. Bali, ang sukat ng gulong nito dito sa harapan ay 110x80x14, tapos naka-tubeless na yan, at ang brand ang ginamit dito ay IRC. So dito pa lang sa harapan, napakalapad din ang kanyang gulong, kaya okay talaga yung stability nito. Tapos yung kanyang mugs, ang ganda ng kulay ng kanyang mugs, sa color blue, kakulay niya yung kanyang harapan dito sa taas. Tapos yung front fender niya naman, matte dark blue. So binagay naman yung kulay ng front fender dito sa side fairings. Tapos dito naman sa part na to, ayan, color block naman dito. Then ayan, naka single disc brake with single piston caliper. At dahil standard version nito, hindi ito naka ABS. Sa suspension naman, ayan, telescopic fork. Then punta naman tayo dito sa likod. Dito naman sa likuran, ang sukat ng gulong niya dito ay 140x70x14. Dito mas malapad yung gulong niya. Kaya pagdating sa mga cornering, sa mga lubak-lubak, hindi mo masyado iindahin yan. Then sa braking system, ayan, naka drum brake pa rin. Then sa suspension, ayan, naka dual shock naman ito. Tapos pagdating sa kanyang taillight, napaka-sporty talaga ng design ng taillight nito. At naka-LED na yan, kaya maliwanag yan kahit maliit lang siya. Tapos dito naman yung grab bar para sa passenger mo. Ayan, meron siyang hawakan dito sa ilalim. Akala ko dati walang grab bar to eh. Nandito pala nakatago sa ilalim. Yung mga signal lights niya naman eh, nakahiwalay pang big bike kung dating.
Tapos dito sa ilalim, may ilaw pa to eh, para dagdag visibility sa plaka mo, lalo na sa gabi. Makikita yung plaka mo dyan. Tapos meron pang reflector dito sa baba. Then pagdating sa makina nito, ganun pa rin naman. Bali, decals lang naman ang nabago dyan. Bali, ito ay 155cc, liquid cooled 4-stroke single overhead cam, 4 bulbs, at naka VVA o variable bulb actuation, and powered by Bluecore technology. Ang maximum power nito ay 15 horsepower at 8,000 RPM with a maximum torque of 13.9 Nm at 6,500 RPM. So pagdating sa performance ng motor na to, hindi ka mabibitin dito, kaya hindi nakakapagtaka na parami ng parami ang bumibili ng Aerox. Then pagdating naman sa kanyang dimension, ang overall length ay 1,980mm, ang width ay 700mm, ang height ay 1,150mm, ang seat height ay 790mm. So pagdating sa seat height, medyo mataas yung kanyang seat height, no? Kaya pagdating sa mga medyo hindi masyado matatangkad, medyo titingkayad sa motor na to. Then yung wheelbase naman ay 1,350mm at ang ground clearance ay 140mm. Tapos ang timbang nito ay 126 kilos. Then pagdating naman sa kanyang presyo, ang kanyang cash price ay 124,000 pesos. Then pwede mo rin siyang i-avail ang installment through Motor Trade. Magda-down ko lang ng 17,000 pesos at ang magiging monthly installment mo sa 36 months ay 5,458 pesos. Then meron ka ng bagong Yamaha Mio Aerox 155 na color blue na napaka-sporty. At kung nandito ka lang sa Camarinesor o nandito ka lang sa Ecija City o malapit ka dito, yan, ulitin ko lang, available yan dito sa Motor Trade San Jose, Ecija City. Kaya guys, ano masasabi nyo sa bagong design nitong Yamaha Mio Aerox 155 color blue? I-comment nyo na lang sa baba, at kung nagustuhan nyo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.